Binigyang din ngayon ni PAU Chief Attorney Persida Acosta na ang pag-ilipat sa Metropolitan Trial Court o MTC sa halip na sa RTC Family Court ng panibagong mga kasong isinamba ng PAU laban sa mga dawit sa kontrobersyal na dengue vaccine ay isa na namang paraan ng delay. Ito na naman po tayo. Larong ping-pong. Instadalin po sa RTC itong mga sumunod na dengue sa criminal cases. Ibinalik na naman sa Metropolitan Trial Court ng ating magigiting na mga prosecutors. Magigiting po sila eh. Kasi gusto na po magtrabaho na naman di umanong PAU para makiusap sa Supreme Court na gumawa naman ng RTC dengue support. Eh meron na ba eh. Nagawa na po eh. May order na eh. Bakit nila dinadala na naman sa MTC? Kaya po mga kababayan, kung meron po kayong YouTube, research nyo po yung Vincenzo na Korean. Napanood ko po yun eh, samantalang nanood ako yung Sabado eh. Wala umagawa ng Sabado, nagpahinaisip ko. Eh yun po, malalaman nyo yung ibig sabihin bakit kayo dumanood. Para maintindihan natin bakit may RTC Family Court nang dinesignate ang Supreme Court Quezon City. Eh bakit ipinipilit pa rin ang mga piskal natin sa METC, Metropolitan Trial Court? Ano pong resulta nito? Delay. Itong ibang kaso, yung violation of Article 89, Consumer Act of the Philippines, binato na naman nila sa RTC. Sa MTC, sayang ang papel. Sayang ang papel. Ay, nagpa-participate na po DOD dun sa RTC din sa court eh. Family court. Kasi may family court kay buhay, kay patay, ang bata, involved sa kaso, biktima man o usado, RTC family court. May decision po na lang po di Suprema. Eh, ginagamit pa nila yung yagaw. Yagaw, RTC na yun. RTC, special criminal court. Kaya si Judge Abad, hindi na niya pinalipat sa RTC ulit na family court. RTC na yun. Eh, pati pinipilit pa rin po sa METC, Metropolitan Trial Court ng Tanig. Ano po ibig sabihin ito? Delay. Parang, nanahimik din mo kami, pero isang dapat basagi ng kapahimikan. Tagig. Pinagdadala sa tagig. Kasi doon daw yung, ano, opisiyan lang yung factory ng Sanofi. Doon ba? Yung dahilan nila? Pero ang punto doon, meron ang wonder box sa RTC, parang consolidated. Same evidence din naman yan. Same witnesses. Pare-pareho. Same accused. Hindi namin talaga yun. Sino? Hindi o yung prosecutors about the one day back sa case. Ay, ito makapil sila dyan sa office eh. Di ba? Hindi mo makapil sila natin doon. Ito ang redaktano. Sabi mo nga. Baka hindi sila nag-uusap. Nag-uusap. Isa lang din sila dyan. Pwede nga lang si Fiscal Guevara sa kasi Fiscal Asalto. Ano nila yan? Nakabago yung mga sila sa sila for filing. Dadaan sa mga hepe. Same hepe. Ayaw nila. Pwede. Ay, ayaw po namin ng gulo. Nung araw, sa kaso ng kapatid ko, pinagsitimata nung lipat ng mga fiscal. Nag-ping-pong. Drop file. Papalipat-lipat ng fiscal yung kaso. Ito naman, dadalhin mo lang sa MTC para magtagal. O, saka ilang taon, o buwan, bago makapunta ng MTC yan. Dahil sinipapayag yung mga usado dyan eh, sa MTC yun. O, question hindi nila yung pag-file ng case na yan sa MTC. Di ba ganon? No question nila? Eh, minsan, magsumbong na lang kaya ako sa langit. Baka may makamig-pandyo sa akin. Dahil meron kami kaso na matay na sa kulungan yung kaso. Hindi na kami pinahirapan eh. Diba? Yan ang sakit. Kaya, yung isang-isan, hindi natin masisi mga namumundo. Kaya sabi nyo sa akin, attorney, hanggang kailan kami lalaban? Yan ang report. Ako si Charlie Mendoza.
Sir.